So grabe to mga idol, almost going 4 hours na tayong naghihintay o nagle-labor itong inahin. So medyo delikado na to, hindi makalabas yung bisiro. Yan o. Welcome back again mga idol, dito sa BJM Backyard TV. So today's video, eto na po yung pinaka due date o yung araw na anak nga yung isa nating inahin. So eto is first time niyang panganganak. So kung gusto niyo makita, samahan niyo ako. Let's go! And isang magandang araw po para sa ating lahat. So today's video nga, halos katatapos-tapos lang natin magpakain nga ng mga alaga natin ngayong araw. Then hinihintay-hintay na lang natin na manganak nga po yung isa nating inahin. So ito yung first time niyang manganak. So first timer siya, kaya kinakailangan po natin bantayan. So bago yan, ito, binaba na nga natin dito yung mga sisiw natin. So ito is mga kanawayon tsaka pumpkin. So nagbaba na tayo dito kasi doon sa kulungan nila na masikip, nagtutuktukan sila. Minsan pag hindi ka natin nabibigyan ng pagkain, kasi nga tutok tayo sa kambing, tsaka sa ibo natin, nangyayari, nagtutuktukan sila yung mga balahibo tinutukan nila, kaya nagsusugat-sugat, kaya kinakailangan natin sila ibaba sa medyo maluwag na kulungan. So yan, no? So yan, medyo madilim lang, nasa likod sila, you know. So binaba natin sila ngayon dyan, kasi nga, doon sa kulungan nila medyo masikip, so lagi sila nag-aaway-aaway. So ngayon, eto, maluwag na yung lilipara nila, maluwag na yung pinaka lugar nila. So ngayon, pwede sila ditong makapaglaro-laro. So mawabaling yung pinaka-attention nila sa ibang bagay. Kasi pag nandun kasi sila sa kulungan na maliit doon sa tangkal, ang nangyayari, yung attention nila is laging yung mga kasama nila, kumbaga tinutuka lagi nila, inaaway nila. Kaya nagkakanta sugat-sugat. So yan, oh. Yeah, binaba natin sila dyan. So hindi pa lang sila sanay. Eto, yan, oh. Medyo maluwag-luwag na yan. So, hindi pa lang sila sanay, kaya nandun sila sa sulok. Yan, o. So, eto. Meron tayong mga ginamot dito. So, eto po. Malabas pa. So, yan, o. So, in-sprayan ko ng ano. Nag-spray ako ng Combinex. Yan, o. Kasi, tinutok-tok nga nila yung mga balahibo na makasama nila. So nangyayari, nagdudugo. Yan, no? So ubos yung mga balahibo. Kaya ginawa nga natin, binaba na natin dito. At least maluwag na yung maluwag na yung kulungan nila. Tapos nga, malaki yung chance na yung attention nila is mawala na po sa mga kasama nila. Kasi kasi nagtutuktukan yun. Minsan pag nagugutom, dahil natin napapatuka. Anong nangyayari po? Tinutuka nga nila yung mga kasama nila, kaya nagdudugo. Mauubos yung balahibo, nakakalbo. Kaya nilagay natin sila dito sa maluwag. So sana hindi na sila mag-away-away dyan. Then ngayong araw nga mga idol, is eto na yung pinakainihintay natin. Kasi maanganak nga po isa nating inahin. So dito isa, eto nga yung nasampahan ni Rico. So yung mga nakaraang vlog natin, sabi ko 1 to 2 days sa anak na to. So tama yung pinaka hula natin. So eto yung pinakainihintay natin kasi ito lang yung halos mga anak natin ngayong buwan. So eto nga mga idol, isang magandang araw sa ating lahat. So eto, around 8 AM nakita na natin siya na sign na eto na nga yung araw na mga anak po siya. So talagang hirap na hirap po siyang hirap na hirap siyang manganak, nararamdaman natin. Dahil kanina pa pala nagsisimula, siguro mga 7 AM pa, nagsisimula na siya maglamad-lamad. Tapos ire na siya ng ire, yan o, kita nyo naman o. E yan na po yung sign na talagang lalabas yung bisiro, yan o, iba na yung tiyan niya, tapos umiire na po siya. So eto kasi, isa first time niyang manganak, kaya expected po natin na mahihirapan siya. Pero sana na makapanganak naman siya ng maayos, para sa ganun mga idol, sulit na sulit po yung pagod natin. Yan o, grabing laki po ng tiyan niya, tsaka itong pinaka-daddy niya talagang magatas na magatas na. Yan o, meron ng mga puti o lamad-lamad dito nga sa ari niya kasi nga palabas na po yung bisiro. So alam natin na mahihirapan siya, kaya ito nandito tayo para bantayan nga po siya. Sa ganun, matulungan natin siya once na yung ulo o yung paa lumabas na. So tutulungan natin siyang makapanganak.
So hihilahin na natin yan unti-unti para sa ganun mabilis po makalabas. Ganun lagi yung ginagawa natin. Yan o. So umiiri na po siya, talagang nahihirapan. So almost ilang oras na po tayo naghihintay. So hindi pa rin siya nanganganak. Hindi ko na lang mabidyohan yung full video clip na itong panganganak niya. Kasi syempre, wala din ako halos katulong dito. Tapos ako rin yung napapanak sa kanya. So binibidyohan ko lang ng paunti-unti yung panganganak niya nga. Pero ito, hirap na hirap po siya mga idol. At mukhang kinakailangan natin itong dukutin. Kasi kanina pa ito nagle-labor, hindi pa rin siya makapanganak. At mukhang hirap na hirap po siyang ilalabas itong bisiro. Mukhang malaki yung magiging anak niya. At expected naman talaga na mahirapan siya kasi nga dumalaga o first timer niya ang mga anak ngayon. Yan o. Grabe. Sana makapanganak to na maayos. Yan o. Unti-unti na siyang umiire. Yan. Kaya lang hindi pa rin eh. Wala pa rin. Hindi pa rin lumalabas at mukhang ano. Mukhang ang liit nung pinaka-ari niya na nagkokos ng pagkahirap po sa panganganak. Yan o. So wala naman siyang tigil ng pag-ire pero hindi niya talaga mailabas. Almost ilang oras na po yung lumilipas, hindi niya pa rin po mailabas mga idol. So eto nga mga idol, so kinakailangan na nga po natin na tumawag nga ng pet o yung pinakamalapit po dito na talagang maalam po sa paghugot ng bisiro sa loob na dyan. Kasi kung napansin nyo sa video, yung inahina kasi natin na yun, hindi ko lang halos nabibidyohan, is almost nasa going 4 hours na nagle-labor siya. So kinakailangan kasi nasa 1 hour to 2 hours kinakailangan nakapanganak na po yung isang kambing once na nagle-labor na siya o umiiri na. Sa loob na isang oras, dalawang oras nakapanganak na yan. Pero pag tumagal yan ng 3 oras hanggang 4 na oras, medyo delikado na po yan. So ito kasi nga, isa nanganganay, ito yung tinatawag nila na mga first timer, yung mga nanganganay, medyo nahihirapan itong mga anak, yung mga gantong stage, yung mga unang beses sa panganganak. Pero once na nakapanganak na sila, makakaligtas na po sila dun nga sa part na medyo delikado. So sa mga susunod na pag-anak po nila, malaki na yung chance na makapanganak sila ng ayos. Kasi nga nakapanganak na po sila, may experience na. Pero eto, this time, wala siyang experience kaya nahihirapan nga siya. So kung napansin nyo sa video, hirap na hirap siyang umire. At halos hindi ko na nga mabidyohan na halos lahat. Kasi nga, dito ino-observe ako kung mabuti, tapos tinutulungan ko din. Pero eto, kinakailangan na natin tumawag nga ng vet para matulungan siya. Ipapadukot na natin sa loob. Kasi kung akong dudukot, wala akong gloves dito naka-ready. Tapos, hindi naman ako nakadukot pa ng pinaka bisiro sa loob ng tiyan ng inahin. Kasi hindi ko pa sinusubukan yun. Ang ginagawa ko lang, once na yung ulo nakalabas na o yung paa, doon ko palang dinudukot. Pero yung dudukotin ko mismo sa pinakaloob ng tiyan is hindi ko pa nga na-experience. Kaya nga eto, kinakailangan na natin tumawag ng vet. So emergency to. Kaya kinakailangan po natin gawan agad ng action. So bago mahuli yung lahat, kinakailangan maligtas po natin yung ating kambing. So kahit yung inahin na lang o yung bisiro, so sana pares po sila maging safe. Ito nga mga idol, nandito nga yung pet. So nagmamadali kami. Talagang pandalasan na kasi nga almost napakatagal na nga po talaga nung paglilipo ng inahin natin na yun. So hindi na to normal. Kinakailangan madukot na yung bisiro sa loob ng dyan kasi nga medyo delikado na. Kasi napakatagal na niya naglilipo, ilang oras na nakalipas. Tapos hindi pa rin makapanganak, hindi niya mailuwal kasi nga ito yung first time niyang panganganak kaya kinakailangan na po natin magawa ng paraan. So nandito na yung vet, papakita ko lang sa inyo yung gagawin niya. May ganyan naman kami, matagal din nag-labor yung lumalaga din, kalahating araw. Thank you.
So eto mga idol, successful. Sa wakas, nakahinga tayo dahil nga nakuha nga ni Doc Bong etong bisiro doon sa pinakaloob ng tiyan ng nanay niya. So hinugot na nga po. So nangyari pala, no, nauna palang lumabas yung hulihang part nung bisiro, yung pinaka-puwet. So hindi yung pinaka-paayo lumabas, kumbaga parang bumaluktot, parang bumaliktad po yung progress ng paglabas po ng bisiro. Kaya talagang hindi makakalabas sa nanay niya. Buti na lang eto si Doc Bong na tawagan agad natin para nga mas sigurado na mas safe niya pong mapapanak itong inihin natin. So kaya ko rin namang hugutin, kaya lang iba yung may experience. Yan, oh, nakalabas na siya ng maayos. At the same time, healthy yung bisiro. So sabi nga ni Doc, talagang critical daw yung mga gantong stage na once na nasa 2 to 5 hours nang hindi nakakapanganak o hindi makailabas yung bisiro, is delikado na talaga. Buti lang ito, successful na ilabas siya. So eto mga idol, so pauwi na nga po ito si Doc Bong. So nagpapasalamat ako kay Doc Bong dahil napakabait niya. So talagang emergency, ang bilis kong pinuntahan siya. So ako na yung nagmotor, tapos biniyahe ko yung pinakalugar niya. Tapos eto, nakarating agad kami ng bilis dito kasi nga emergency. Tapos yun, nadukot niya nga na successful. So maraming salamat dito kay Doc Bong, mabuhay ka. Maganda po talaga dyan. Luwang. So yun nga mga idol, so successful nga na natulungan ni Doc Bong yung ating inahin na makapanganak nga po ng ayos. So almost nasa 4 hours siya naglabor, so napakatagal talaga. Going 5 hours na hindi makalabas yung bisiro. So nangyari pala, yung pinaka bisiro, yung pinaka-formation niya ng palabas, dapat kasi una yung ulo. Pinaka-dat, una yung ulo. So minsan naman kasi nangyayari na una yung paa. Kaya lang ang nangyari, yung pinaka-ari nung inahin, yung pinaka-puerta, yung pinaka-bandang likod ng part ng bisiro is, kumbaga parang bumaliktad na po. So yung ulo ng bisiro nandun sa pinaka-kabila, tapos yung pinaka-paa niya, nandito na po sa pinaka-ari po nung inahin. Kaya nangyari, nahirapan pong lumabas. So nangyari, yung paa niya bumaluktot na ganun, tapos yung pinaka nando sa pinaka ari nung inahin sa pinakalabasan is yung pinakalikod niya po. Kaya nangyari nga, hindi talaga makakalabas yung bisiro. Kaya pala nangyari, napatagal po at nahirapan po yung inahin natin. So yung ginawa nga ni Doc, dinukot niya po yung bisiro natin sa loob ng inahin. So ginawa niya ng paraan, napakagaling kasi nga license yon. Kaya talagang nagpapasalamat tayo kay Doc Bong, kundi dahil sa kanya hindi maliligtas yung inihin natin. At talagang ito is isang experience din na natutunan po natin. So nagpapasalamat ka na tayo kay Doc Bong dahil nga nailigtas niya po yung mag-ina po nating kambing. So yun na lang po muna para sa araw na to. Maraming salamat sa inyong lubos sa panonood, and shoutout po sa mga solid na sumusuporta sa atin dyan. Maraming salamat and God bless.